listening today, it's Tuesday, July 11, 2017, and nagja-jogging ako today. It's 5:47 a.m. I think it's... My watch is... advanced. Nandun yung asawa ko, tulog pa naman siya. Nagtulog pa naman yung asawa ko, nag-decide mo na ako mag-jogging. Dati ganyan din ginagawa ko habang tulog pa siya sa umaga, bago siya pumasok sa work. Nag-jogging talaga ako dati. Nag-stop lang ng malamig. Pag malamig, nag-stop ako kasi ang lamig talaga sa labas. Hindi ko nakakaya sa lamig. Nagkakasipon ako. Hinihingal ako. Ako. Halos kagigising ko lang, nagilamos nga lang ako. So, may muta pa nga ata ako, wala na masyadong tao, wala pa masyadong tao kasi maaga pa. So, continue muna ako mag-jogging. Mag-iinit na yung katawan ko. Kailangan ko makauwi after 20 or 15 minutes pa. For 20 minutes or 30 minutes ko lang yung pag-jogging ko today. Kasi, hindi alam ko. Actually, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kasi first time ko makapunta dito. Marami pa abis ko. Pauwi na ako. Sabi ng friend ko na Japanese dati, kasi nagpupunta kami dati ng sauna. Sabi niya, mas okay daw yung sauna kasi magpapawis ka lang daw, hindi mo na kailangan magpagod. Oo nga, nahilo nga ako dun eh, kasi nga sa sobrang pawis, tapos konti lang kinakain ko, nahilo ako. Kaka-sauna. Kaya nag-decide ako mag-jogging na lang, kasi gusto ko rin outdoor. Hello! Sakto pag-uwi ko ng bahay, gising na si baby. 6:26 a.m. na. July 11, 2017, and I think it's 10 a.m. in the morning already. Kanina nag-jogging ako, 5 a.m. mata nagising ako, tapos na pagdating ko umiyak na yung bunso ko. Ang init today. And then pawis ako. Ang init. Ang init-init. And then, nagluto ako ng breakfast ng husband ko. Umalis siya ng 8, naglaba ako. At natapos ako magsampay mga 9:30. At ngayon, 10 a.m. na. Magti-10 a.m. na siguro. Mag-grocery ako kasi wala nang laman yung refrigerator namin. Yeah. Nahingal ako. 3 minutes pa lang nga kaming naglalakad. Naka-baby car sila. Ang init-init na. Grabe. Init-init sobra. Grabe. Pero kailangan lumabas. Wala akong lulutuin mamayang dinner. Tsaka para sa lunch namin. Grabe. Ito ang buhay ng... Ito ang totoong buhay. Walang fairy tale. Buhay ng may asawa. At may mga...
mainit. Nandito kami sa park. Nandito kami sa park. Kapahinga muna. Kasi, baka hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Kasi, nang dumating kami dun sa grocery store, hindi naman siya masyadong malaking grocery or supermarket. Close siya or nag-renovate. Nag-reform sila. So, wala. Ang layo pa naman. Hindi naman siya malayo. Mga 10 minutes lang kami naglakad. Tapos, punta kami sa ibang supermarket. Malayo-layo yun dito. Mainit yun pa naman. Saka 10 na. Maglalaro ko muna sila. Laro muna. Hello. Sorry kaka-uwi ko lang. Mukha akong buruhatin na yung pawis ko. Grabe ang init-init kasi naka-carrier siya. At tsaka nga, ano, tsaka nakapabili na ako ng gulay. Thank you kasi effort na effort ako mamili lagi ng gulay kasi nga, ang init na ngayon. Tsaka sa supermarket, pagalawat na itong pangapasaway. At yung aking phone, masamang balita, itong iPhone ko, na-crack. May crack siya, banda dito. Dito sa may play, sa may lock button ba yun? Dito may crack siya banda dito. Tapos yung screen gumuguhit pa pa ganun. Kasi nalaglag to yung nasa bag to, pero yung bag ko lang na pang shopping bag, nalaglag siya diyan sa baby stroller. Tapos, anong gagawin natin dahil nabasag na to? Ay, naku. Yung pa naman bumili ng ganito. Hindi naman talaga ako maano sa gadget. Hindi ko nga alam na iPhone. Nakakalimutan ko nga na iPhone. Ano pala to? iPhone, hindi ko nga alam eh. Nakakalimutan ko na. Kasi hindi ako magaling sa mga gadget na yan. Tsaka hindi rin ako mahilig. Dating phone ko talaga. May iPhone na ako kahit nang nasa Pilipinas pa ako. May iPhone na talaga ako. Pero, ginagamit ko lang siya sa pag-wifi, tapos pag-videos, tapos photo. Pero sa mga text at call, meron na ako Nokia, yung goma lang yung keyboard niya, keyboard ba yun, pindutan. Kasi nadala na ako, one time, nadukutan ako dun sa Manila. Nadukot yung, hindi naman mamahalin na phone talaga, pero mahal na yun para sa akin, mga 2,000 plus yung bili ko noong Nokia. May camera siya, pero hindi siya nakaka-wifi. Yun, pero mahal na rin yun ha. Pero yun, nadala na ako, ano pa kaya kung iPhone yung, di ba? At saka natakot na rin ako sa, hindi lang sa phone, kundi dahil sa buhay ko. Siyempre, uma-award na naman ako nito sa amo ko mamaya, sa aking asawa. Sabihin na naman ako nag-iingat. Kasi kahit ingat na ingat na ako sa gamit, alam niyo yun, yung madali ako makasira ng gamit. Hindi ko alam. Hindi ko naman sinasadya. Nainis lang ako sa akin ko, feeling ko sinasadya na ng sarili ko. Pero, ganun talaga. So, ayan na, kawin na namin. Mag-lunch na kami kasi 11:30 na. Ganun. Gulay. Ito yung mga pinamili kong gulay. 1,896 yen lahat. So, namamahalan ako dito. Pero favorito ng asawa ko kaya bumili ako. Rincon yung tawag. Ito, lotus root. Favorite ng asawa ko ito kaya bumili ako. 2,48. Tapos ganyan lang siya. Mura na nga ito dun eh. Kasi yung iba 300, 400, 130, 140, gano'n. Malaki siya. And then, ano pa bang mga binili ko? Ito. Ito, 78 yen ata. Tsaka ito, 80 yen. 78 yen. Mura lang kaya bumili na ako. Tsaka bumili ako nito yung tofu. Tofu sa atin na yan. 88 yen, dalawa. Ayan, and then, ano pa ba? Saka bumili ako lang sa kimono. Sa kimono ba tawag dyan? Pickles ba yun? Ayan. Magkano ba ito? Bili ko. 200 yen. Ito. Mukhang masarap siya. Ayan. Saka bumili rin ako nito. Ito ano siya, 88 yen. Apat na. Ulamin namin yung lunch. Prepare na
na ako ng lunch namin. Nakakagutom na. Tapos ko lang maghugas ng plato and nagkumakain yung anak ko ng peach. Sinabi ko sa husband ko about sa phone ko. Sabi niya baka sa weekend ipaayos na namin. Hindi ako sure, siguro mga 4,000 to 5,000 yun yung bayad nito. Nag-crack kasi siya kanina, lumabas kami. Yun. Napaka-ano ko talaga. Next time daw mag-ingat. Pero first time to. First time na makaranas ako na nakarakan ako ng screen ng phone. Kasi nga dati, hindi rin naman ako palagamit ng phone na ganito. Yung mga mumurahing phone lang. So, kaya first time ko lang din masiraan ng ganito. Pero siguro sana din na maulit pag maayos to. Kasi may kamahalan naman yung pagpaayos. Ayoko na nga sana siya paayos. Kaso pag hindi ko siya paayos, baka mas lumala, di ba? So, papayos ko siya kasi syempre, mahal magpapalit ng phone. At yun, pag-uwi pala ng husband ko, meron siyang nag-grocery rin siya. Pinabili ko siya kasi nang tinex ko kasi siya nang pa-uwi na siya mga 7. Kasi 8 p.m. kami nag-dinner. So, 1 hour yung biyahe niya galing sa work. Pinabibili ko kasi siya ng gatas. At gatas na pang gamit lang namin yung nabibili sa grocery. Diaper. Pagbalik niya, meron siyang mga marami pa siyang dalang mga grocery. Tin lang yung nabili niyang gulay yung hindi ko binili kanina. Kaya perfect din. At bread. Bumili siya ng bread. Yun lang binili niya. Hindi naman ganun karami yung binili niya kanina. Pag-uwi niya. Ganun minsan pag may pinapa-ano ko sa kanya, may pinapasuyo ako sa kanya pagpa-uwi na. Kasi dadaanan naman niya yung supermarket at saka drugstore. So, pinapabili ko siya minsan. Kasi kanina, ang init-init na talaga. Saka nga, namili ako ng gulay, diba? So, hindi na ako magkalayo kasi yung drugstore, supermarket dun sa binibilang ko ng mga gulay. Okay naman yun sa kanya. Dati pa naman ginagawa niya na yun. Kasi may mga gusto rin siyang bilhin minsan sa drugstore na hindi ko nabibili. So, siya na lang yung bumibili ng gusto niyang bilhin. Tapos, binibilan niya lang niya. O minsan, nagko-call siya sa akin kung anong gusto kong pabili. So, ayun. Mamaya-maya prepare na ako mag-bath. Pinaglandag-landag lang itong mga bata. Konti. Tapos, yun. Magbabath na kami. Tomorrow, wala akong plan. Init-init sa labas. Gusto ko sana mag-picnic kami ulit sa labas. Kaso, sobrang init today. Pero okay naman. Nag-enjoy naman sila kahit mainit yung mga bata.